Kapatid, ang Panginoong Hesus ay patuloy na kasama sa ating piling sa katauhan ng mga talili ng mga apostol. Ipanalangin natin na patuloy na maging mapagkalinga ang mga puro pastor sa awang iniatang sa kanilang mga balita. Ihanda natin ang ating mga kalooban sa banal na pagdiriwa. Inamin ko, patawarin natin mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kalugdong tulibay ng aming sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niya gustusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ang pasawalang hanggan.
Thank you.
Sa pagsunod sa
na buong suna kung ang plano ng kapala ay ayon sa kapatawagan natin ng Panginoon Diyos. May mga pagkatao na pinagpapalit natin ng Diyos sa anumang mga bagay na pagtagal ay hindi na natin tayo maging tamay. Kaya na ito, lahat ng mga magulitin bagay na ating tinatama sa ngayon, galing sa Diyos at tayo ay kanyang mahalina. Sana ito ay ating pinagliliwa ang taon ng patuha. Ano ang kaugnayan ng taon ng pagiging tuha? Sa pagiging nila ng Diyos meron. At ang pinakalakulang halimbawa natin dito, pero may bago din ang ating Panginoon Jesus Kristo. Ang anak ng Diyos sa kapagalan nito, siya ay mabuhay bilang isang anak. Ano ang pinakikita niyo? Una ay na siya ay hindi nakakapit sa anumang mga nilalang. Bagay, pagkain, posisyon. Sapagkat alam niya na kung ano man ang kanyang kakailangan upang mabuhay ng marami, ito ay ipagtatalo ng Panginoon Diyos. Kung may mga pagkatao na siya ay natuto, na siya ay naumaw, ang mga bagay nito, hindi ito ginawa ng dahilan ni Jesus upang magtampo, upang mamalayo, lumayo sa kanyang ama, manapay ang pangangailangan upang pinalangin na kailangan niya ang ama, humingi ng kanyang pagkakalilingin, pagmamahal upang sa kabilang ng nararanasan niya ito ay kanyang naranasan na madama na hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kaya ang magiging tuha na katulad ni Jesus ay nararamdaman na siya ay mayaman. Mayaman. Sapagkat alam niya na kung kailangan niya pakailanganin, tunay na kailangan ipagkatalo ito sa kanyang ama upang sa patuloy na mabuhay ang ama niya sa mismo na bigay sa kanyang mabuhay. Pangalawa, pag nakita natin na merong mga taong may kulang sa mga nilalang ng Diyos na halimbawa tungkol sa pagkain, na natin meron tayo. Hindi natin ito sasarilinin, matapay ito natin ibabahagi sapagkat ang tao ngayon ang nangailangan. Siya rin ay kapwa, anak ng Diyos. At ginagamit naman ito ng Diyos upang ipadaloy ang biyaya na aking hinagap ng sa gayon ay makarating ito sa aking kapwa tuha. Sa madaling sabi, ako ay nag-iisa sa pagiging magliliha sa patuloy na pagbibigay ng buhay ng Diyos sa pag-iinarahin sa akin ang mga biyaya na galing sa Kanya upang may abot sa isang tao ng mga kailangan. Kaya ako ay nag-iisa pag-ooperate, ako ay partner, ako ay kaisa sa patuloy na pagiging mantilika ng ating Panginoon Diyos na ipinagdadala sa aking kapwa na nangangailangan. Sa madaling sabi, ako ay tagapamahal, tagapangasiwa, patiwala na mga bagay na nilikha ng Diyos dito sa lupa para sa aking ikabubuti at para din sa ikabubuti ng aking kapwa sa pagkakaroon na lahat ay nangailangan at ang nilikha ng Diyos ay para sa bawat isa. Ngayon ay pinigyan natin ang paralangan ng patron sa Santiago, ang unang apostol na
ako ng kanyang buhay na napay para sa manlika na nagkaroon nito sa amin. Kaya magandang paglilayan ako ay isa nilika at ang may lika sa atin ay ang ating Panginoon Diyos. Pangalawang kukuhanan ay nakuha sa taong makasalanan. Ito'y nagkikigarati sa pagbasa ang mga kapatid na Santiago gusto maging kasama ni Jesus doon sa kanyang kaharian, pagpapakita ng alamuhan, pride, gusto mamuna, kaysa gusto ang kasama ng kanyang dalawa. Pero, pagbuti na lamang sa kagandahan loob ng Diyos, ito ay Jesus, ito ay ang pagpapasan. Tayo rin sa ating sa kanyang buhay, hindi nililipas sa isang araw na hindi tayo nakakasala. Maaari wala tayong nagawa, pero sa ating isip ay nagawa yung magawang hinapag sa pagawa ng Diyos. Maaari wala tayong nagawa o nakakasala, pero dahil meron tayong pagkukulang, mga bagay na dapat natin gawin, nakakasala sa pag-ibig, pero ito natin pinagkain. Ito rin ay kasalanan, hinalaman natin na pansin, lahat ay nagkakasala. At ang bunga ng pagkakasala ay kamatayan. Hindi na kamatayan ng isulma, kundi kamatayan na pangwalang ulang sa mga. Hindi na ito kaya nangyigyan natin sarili ng kamatayan ng buhay ng isulma at ng buhay na walang nagawa sa kapila. Salamat na lamang sa Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga pagkakasala. Kaya na pareho, buhay dito sa lupa, kaloob ng Diyos. Buhay na walang sa kapila, kaloob ng Diyos. Kaya bilang pagkanaos o pagkanaloob ay naroon yung pagsusulitan, huwag magkakasala sa pagkakito ang magkakasala sa atin sa buhay. Ito ang magtakay sa atin ng buhay ng walang tao. At ang isang tao na nakasala ang unang kanyang naging profesyon ay hindi yung kanyang kapwa. Ang unang niyang naging profesyon ay ang kanyang sarili. Hindi lang malata, hindi alam sapagat na yung gawa ang demonyo. Sapagat ang isang tao na nakasala, lumalabag sa kalooban ng Diyos, hindi lang na yun kanyang sarili sa Diyos na siya na pinagbunan ng kanyang buhay, titilang buhay at walang ang buhay ng buhay sa buhay. Magtataw lamang na nasasatabi ng mga tao ng mga kapwa at may nagawa na pagkakasala, pero ang tunay niya ang sinisira ay ang kanyang sarili ng buhay. Kaya ang pagkakamak na katotohanan na ako isang tao ng kasalanan ay ang unang hakbang sa pagpapalibaw, ito rin ay pagtanggap sa katotohanan na sa aking ganang sarili ay wala akong magagawa kailangan ko si Jesus. Kailangan ko si Jesus. At ang pangatlo ng katotohanan ay ang pagpapasalamat. Ang tao ng pagpapasalamat ay kinikilala niya ang kagandahan ng loob ng Diyos. Kaya ang isang tao na magpapasalamat ay hindi na mayroong gawa ng masama sa kapit sa kapwa. Sapagat alam niya, yung kapwa ay mahal ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Yung aking kapwa ay mahal ng Diyos. Ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay nasa ating kapwa. Kaya ito sasaktan ang mahal ng Diyos. Ang isang tao na magpapasalamat ay hindi na nilalaman. Ba't kinakailangan niya magpapasalamat? Ay sapat na nga ang binibigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos kung konsepto mo. Ang isang tao na magpapasalamat ay marunong magpatawad sa pagdadalam niya na kung na siya pinagtawad ng ating Panginoon Diyos. At ang isang tao na magpapasalamat ay nagpapakabuti sa pagdadalam niya na magpapakabuti ay pakikihati naman sa ating Panginoon Diyos na nagbigay sa kanya ng
Inihiling namin ito
Amin.